Magandang araw mga Banateros at ngayong araw na ito, magkwekwentuhan lang tayo patungkol dito sa mga nangyayari dito kay Guanzon at ito kay La Cardema at ang patungkol ho sa walang kamatayang party list system sa Pilipinas. Pag-usapan natin ng magkaalaman, ano ba talaga ang problema dyan sa lintik na party list na yan? Ha? Habang tayo ngayon bumabiyahe, papunta lang ho sa SLEX para magkape. At mamaya ho, pupuntahan ho natin si Madam Mocha para ho i-meet ho si Trooper at nagpapabili daw ng kung anong-anong anik-anik itong si Trooper. Sa mga hindi ho nakakakilala kay Trooper, yan ho yung aso ni Mocha. Ay, ayaw nga pala niyan tawagin aso. Gusto niya, anak daw niya yan, yan si Trooper. Trooper the Maltese, ha. At ngayon naman, habang papunta tayo doon, alam nyo, ganda-ganda ng panahon eh. Ngayong araw na to, sobrang sarap dahil hindi ganun ka-araw. Although mainit pa rin, pero okay na rin at least kung ganitong medyo madilim-dilim, hindi ganun kainitan dahil walang direct light. Taray, may direct-direct light pang nilalaman. O yan, so biyahe muna tayo dito ngayon sa Skyway, ha. At ang gamit natin ngayon, itong BMW na R9. Ha? Isa ho sa mga ginawa ni Pangulong Duterte, itong extension ng SLEX. Ang ganda ho dito sa part na to kasi kitang-kita mo yung sky. Diba? Tapos, ang layo na ho nito bago ho bumaba. Hindi ka na matatraffic sa Alabang dati. Oh, grabe ang traffic sa Alabang. Dito, diretso na. Ang pagbababo nito, papunta na hong Susana Heights at saka San Pedro. So, talaga marami kang malalagpasan na traffic. Yun nga lang, medyo pagbababo, magkakaroon ng konting pagsikip. Dahil nga ho sa nagsasalubong ho yung mula sa baba at mula sa taas. Nandito na tayo ngayon sa Starbucks ho. Magkakape lang tayo. Actually, Amerikano lang naman ang ino-order natin dito. Kayo, anong favorite nyo dito sa Starbucks? Ay, ito na nga. Pag-usapan na nga natin itong si Guanzon at saka itong mga bumabatikos at mga bumabanat sa kanya. Kasi, di ba, nakita naman natin, sinabi na ng COMELEC, mukhang tatanggapin na talaga yung substitution o ng nominee ng kanyang party list. Alam nyo, ganito lang ho kasimple yan. Ano? Sa totoo lang, kung hindi naman siguro mag-iingay itong si Cardema at saka itong si Topacio, baka wala nang papansin dyan sa issue na yan. Kasi marami hong mga abogado, mga COMELEC lawyers, o sabihin yung ano, election lawyer, alam na legal yung ginagawa ni Guanzon. Morally right ba yun? Alam nyo sa akin, simple lang. Ang problema natin yung batas. Sabi ko nga sa inyo, pagdating sa batas sa party list, masyadong masalimuot. Dahil nga ho, familiar ho tayo dyan kasi, di ba, pina-credit natin ang mga ka-party list. So alam ho natin na masalimuot. May mga pangit na pulisiya doon sa party list system natin. Kaya nga, di ba, pinapabuwag na ho yan ni Pangulong Duterte, which is also, I agree. Okay, kaya lang naman, abang hindi pa, kaya nagsubok po ang mga party list. Pero sa totoo lang ho, marami hong problema ang party list system natin. Kahit nga ho doon sa accreditation, di ba, alam naman ho natin na yung iba may kwento-kwento ho dyan para ma-accredit ka, kailangan malaking pera. At the same time, meron yan tinatawag na you're representing na marginalized group at meron din yung regional, di ba, kaya ang iba, nagtataka sa atin, bakit may mga party list na parang labo naman itong party list na ito. Pag nanalo ito, magkakaroon ako ng kung ano-anong, di ba? Iba-iba yan eh. Marami ho yan eh. Ayoko na lang magbanggit ng party list. Kasi syempre, tumakbo si mo kay mga kalaban po na ito. Syempre, hindi magandang tingnan. Pero, alam naman ho natin, marami ho dyan ang bogus party list na hindi naman ho talaga nila nire-represent a marginalized group. And yet, they were accredited because may loophole nga sa batas. Nilaban na ho yan sa Supreme Court and the Supreme Court decided na hindi lang ho marginalized pati ho regional party list ko pwede. Kaya nga ang weird eh, magulo. Sabi ko sa inyo, napakagulo ho ng party list. Dati, since ang candidate ay yung party list, not the
nominee. So, kung public official ka, you don't have to resign pagkakampanya ka. Para rin yung one-year ban, supposedly. Kasi nga, you're not the candidate. Only candidate, losing candidate. Sa ayon sa ating election clause, only losing candidates ang may election ban na after 1 year ka pa pwedeng ma-appoint. At the same time, kung ikaw naman ay public official na, hindi ka rin kailangan mag-resign. Kasi nga, you're not a candidate. Yun, supposedly, ang nakasulat sa batas. Pero dahil nga sa dami ng loophole, nabago din ho yun na kailangan na mag-resign. At the same time, kailangan, hindi na rin pwedeng i-appoint ulit. So, magulo. I'm telling you, magulo ho talaga ang party system. We might hate it, but it's in the law. So, we might hate Guanzon for being, sabi nga nung iba, sugapa, sabi ng iba. Dahil talagang pinaresign niya yung limang nominee. Kasi limang nominee yun, hindi naman siya nominee. Para makapasok siya, kailangan niyang pag-resignin yun. Kasi pag nawala yung 1, susunod yung 2. Pag nawala yung 2, susunod yung 3. So, pag-resignin mo yung limang nominees para makapasok, ha? Oo, masagwa tingnan. Sabi pa nga ni Cardena, dapat daw yung susunod na party list na lang ang manalo. Kung wala yung limang o nagbumitaw yung limang nominees. Ang problema po, hindi ho yun ang nakasulat sa batas. Ang nakasulat ho sa batas, pwede namang mag-nominate ang pag naubos na yung lima na yun. Kaya nga sabi ko, eto rin kasi si Topacio, kung ano-anong, ewan ko, kung ano-ano sigurong pinapayo dito kay Carden. Kasi both of them, si Topacio, meron siyang parang naging issue o kaso, o parang nagkasuhan sila ata ni Guanzo noon. At ito naman si Carden, ganun din. Nagkaroon din sila ng problema nung panahon ng Duterte youth na hindi naman siya youth. So, inaway siya ni Guanzo. No? Something like that. Tapos, keso, inakis naman siya na keso may hinihingi daw or something. I cannot really remember the details. Pero, in other words, meron talaga silang awayan before. Kaya ngayon, bit-bit ho nila yan. Bit-bit ho nila yung issue na yan. Kaya ngayon na nakasilip sila ng kaperaso kay Guanzo, inaaway nila si Guanzo. Parang nakalimutan ho ata nila na si Guanzo ho ay abogado. Pangalawa, matalino. At pangatlo, galing na sa Comelec. So, sigurado ako, inaral niya ang lahat ng sistema kung paano malulusutan. So, malinaw pa sa sinag ng araw, mukhang malulusutan niya na ito. Am I saying tama siya? Hindi ako makakapagsabi na. It's Comelec who would say kung tama ba siya o hindi. So far, mukhang tama yung move niya. So, itong dalawang lumalaban sa kanya, medyo sablay. Batuhin mo na ng batuhin ng morally wrong. Pero still, what can you do? It's part of the law, di ba? Kaya nga paulit-ulit nating sinasabi ito, na sana naman baguhin na natin ang konstitusyon. Sana naman po, mapag-isip-isip na tayo na ang dami talaga ho. Kasi ho, yung konstitusyon na yan, naalala ninyo. Yan po ay ginawa ng mabilisan. Wala masyadong konsultasyon. Sila-sila lang ang gumawa niyan. Remember kasi nung panahon na napatalsik si Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon na revolusyon. So pumasok si Cory, naging presidente, at pinalitan mabilis ang konstitusyon natin. Kaya ang daming nasisilip. Isa lang ho ang party list system sa napakaraming flaws ng party list system sa Pilipinas. Isa lang ho ang itong party list na ito. Na kaya sana palitan na ho, baguhin, ayusin, kasi hindi na ho naaakma. Ngayon, bakit hindi naaakma? Ngayon, nagagamit na po ang party list system para ho sa mga greedy na politicians, di ba? Asawa ni ganito, kapatid ni ganito, ni congressman. Kasi hindi na makatakbo. Kasi yung kongresista, siya yung term niya ngayon. Yung anak niya, mayor. Oh. Yung kapatid niya, governor. Tapos, paano na yung asawa niya? So, para mag-public official yung asawa niya, magagawa sila ng party list. Even if wala namang nire-represent. Diba, it's so sad. Nakakalungkot lang. Inagamit na to out of greed sa kapangyarihan. So, I think it's time. It's about time. Sabi ni Marcos, okay naman daw ang constitutional reform. Ang hindi ko lang maintindihan, hindi niya masyadong priority. Yun yung huling interview na rinig ko sa kanya, na parang hindi ganun ka-priority. So, naka-prioridad lang ito kay Robin. I hope Robin will do something radical in changing our constitution. I hope he would really convince the senators and even the congressman or congressmen and women of the lower house. Sana makumbinsin niya talaga na baguhin. Kasi kawawa naman ho tayo. Forever na tayong ganito.
Masyado na tayong niloloko ng mga greedy ng mga politiko sa ating bayan. Masyado na tayong binababoy ng mga politiko sa ating bayan, mga trapo sa ating bayan. Kailan ba kaya ang ating bansa ay pamumunuan ng mga totoong representante ng masang Pilipino? Kailan ba kaya tayo magkakaroon talaga ng mga politikong galing talaga sa sa mahirap, yung talagang one of us. Ibig sabihin, isa sa mga nang galing sa ordinaryong citizen. Wala ho eh. Puro galing na sa pamilyang mayayaman, pamilyang politiko. There must be change. Sabi nga, di ba? Kalimutan ko na yung exact quotation. Sabi, di ba? Doing the same things again and again but expecting different result is insanity. Ganun talaga magagawa natin. Ha, mga kapatid, mga kababayan, ngayon pupunta naman tayo sa BGC para i-meet si Mocha. Samahan niyo ako. Nagkape lang tayo dito sa SLEX. Ha? Let's go! Alis na nga tayo. Tapos na tayong magkape-kape lang dito sa Starbucks. Punta tayo sa may BGC, sa may Moto Street. At puntahan natin si Mocha dahil gusto lang daw niyang mag-dinner at saka mag-grocery ng konti dito kay Trooper. Tara, let's go ha. Lagi niyong tatandaan ha. Pag sa pagmumotor, huwag niyong kakalimutan ng magsuot ng tamang gear para tayo ay hindi ho delikado sa daan. Diba? Ingat-ingat din po at huwag kakalimutan ibaba yung ating visor para protektado. 2 hours later. Nandito na tayo ngayon sa may Moto Street, sa may BGC. Ayan, ang gaganda na naman ng mga motor na nandito. Kung iba-iba ho ang makikita mong motor dito. Mula sa classic, sa sports, maging sa mga cafe racer, iba-iba pa ho. At saka syempre meron din actually, meron din ho mga underbone dito. Pwede rin ho kayo dito magparada, wala akong problema. Lupit itong Harley na ito. Harley ba ito? Oh, dito eh, sa Moto Street, sa may BGC. Ha? Maganda talaga dito, iba talaga ang tagig. Pinapasyal na naman ni Mother Mocha ang kanyang anak na si Trooper. Tanong natin dito. Asan si Trooper? Asan siya? Bakit mo ba ang tanongin? Nandun. Ah, ito. Trooper. Yan na naman siya, iihi na naman. Atake mo pag-iihi kasi. Wala pa! Ito pa. Doon daw, for weekends lang. Pero dito pa pwede. Ano pinagkaiba nun? Yung totoo. Pareho lang yun eh, di ba? Kaya parinig ka ng parinig eh. Pero yun ang patakaran, kaya kailangan sundin. Yun na, makagating ko na yung tenga niya. Stop! Hoy! Stop! Malinis ka ba? Naligo ka ba? Pwede po. Napakabaho mo. Ba't kaya ang ligalig nito, no? Bakit? Bawal ba? Ayan na yung pagkain namin. Salad. Untoroy, solid. Pero may bread. Olive oil na merong anik-anik. Vinaigrette yun, di ba? Balsamic. Grabe order ni Mocha, oh. Lupit. Yes. Kain na ng kain. So, ito na nga. Nagpapabili tong nanay niya ng treat. Si Trooper, oh. Trooper! Ay, sabaw lang. Hello. Anong gusto mo? Ha? Mag-grocery ka? Pakainin kaya natin siya ng pampusa. Nagiging pusa kaya siya? Ang galing mo talaga, bright ka! Ingat na sila mo. Ari! Sakit nun, no? Dumugo, oh. Ito na nga, nakabili na kami. Kayod-kayod pa. Manirisim ni Trooper. Ay, nahilo na si Trooper. So, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Sama si Trooper. Okay? Alisa tayo. Bye-bye!